dinismi, and paalis na ako ng bahay for an early morning grind sa Tagaytay kasi yung classmate ko or blockmate ko back in college, she asked me to host her mom's event. I think originally there was another host pero nag-cancel last minute. So kahapon lang niya ako tinawagan. Unfortunately, wala naman akong schedule for today. So yung wala ulit ako makeup, it's just 7:30 a.m. at papunta na ako ng Tagaytay. Dala ko yung pickup namin ngayon kasi yung Pajero baka may emergency dahil si Papa ngayon medyo masama yung pakiramdam. So syempre kailangan yun yung sasakyan because mas malaki siya. As you can see, yan yung mga gamit na dadalhin ko at Tagaytay. May wipes, may tissue, may water. Kasi syempre mag-isa lang ako. Baba lang ako saglit kasi papaloadan ko yung RFID. Share ko lang habang hindi pa ako umaandar. Yesterday, nag-start ulit ako to monitor my expenses. So instead of downloading an app, I used my Excel, my Google Sheet. So nakikita ko na ang gastos ko pala sa mga ganitong items. And plan ko kasing i-trim down yung budget namin so we can finally go to Hong Kong if God permits. Wala pa lang ano, mabaga doon yung connection ng RFID here or whatsoever. So baka doon na lang ako sa may Eton magpa-load. So yun. Kapag-load na ako ng RFID, tapos bumili ako ng copy ko dahil inaantok ako. Problema ko lang dito, alam ko magpapalpitate ako later kasi pag copy ko yung iniinom ko, grabe, ang lakas ng tama niya. Good luck again. Ano yung cost ng traffic, kung volume lang ba to. Tapos yung mga iba, umiikot na. Maaga pa naman, it's just 10:15, but I want to be early sa reception. Of course, I want to ask questions, I want to feel the stage. So sana may time pa ako para doon. Wish me luck. Nandito na ako and I badly need to use the restroom. So yun. So yun, na-meet ko na si Wela, nakapag-share na rin ako. And ang challenging talaga pag nakaganito, romper ba tawag dito? Parang lahat kailangan mo tanggalin bago ka pa makapag-CR. Anyway, binigyan niya ako ng pagkain, which of course I will eat dahil nakakaguto mag-host, and then I'll fix myself here in the car, change my clothes there, and then let's get it on. Ooh, ang sarap! Tapa from Jollibee. Yay! I love it! Breakfast ko Jollibee, pero kasi lagi ako nang hingi ng ketchup sa kung saan-saan, so ang ketchup ko ngayon ay McDo. Alright. I'm sure hindi lang ako yung ganito. Bilis ko kumain. Siguro 5 minutes lang yun. Guys na ako kasi 11 o'clock na and 12 o'clock talaga yung start. Pero parang feeling ko lang malilit. Kasi si Wela, nakapambahay pa siya and nag-ayos pa ng decorations. But of course, I don't want to be like on the dot. Gusto ko before kasi you want to feel the stage nga. You want to like ask questions pa. So siguro mga 20 minutes ako mag-ayos and I'll take a video again. When I do makeup pala, more often than not, laging BB cream. Hindi kasi ako marunong ng foundation. Sa sobrang sensitive ko. Tapos nakakapanood ko kay Tony siya, napaka-cute na bata. Nakita ko to, itong BB cream na to. Tapos sabi niya maganda daw. And it is maganda. Hindi ako beauty guru ha, sobrang hindi talaga. But this one, it fits me. Sobrang light lang siya, tapos natural yung look. Tagalan ako sa mata, ang hirap talaga ng eyeshadow. Pero, so, 1 o'clock na doon mag-start instead of 12 kasi parang wala pang mga visitors. So yun, nakapag-ayos na ako. Mukha naman na akong tao, I think. So at least I still have time to like practice, like to ask questions from them. So perfect din yung 1 o'clock. Kali eyeshadow ka, tagipan tayo. Mukha naman siyang okay. Feeling nila. Okay, can you please go to your throw talaga, no? To your sofa whatsoever. Parang Cleopatra. And then... Happy birthday! Sabay-sabay, ano? Alright! Mas energetic po tayo, ha? Opo, yung parang nakakain na tayo. Okay, naka-dalawang parts na po tayo. Alright! Sobrang intimate, sobrang simple, pero kasi sobrang, alam mo yung makifeel mo yung love ng mga invitees. Kasi nga, parang chosen ones, ganon. So, iniisip ko kung dadaan pa ako ng Nuvali para mag-relax. Hindi ko pa rin alam. Tapos binigyan nila ako ng buko
Bites, saka kung ano-ano. Napaka-sweet. Napaka-sweet nila. So, yun. I'll just give you updates or maybe kapag naka-uwi na ako. Medyo ma-traffic lang. Nandito ako sa Mayno Valley. Pa-uwi na din ako. Actually, dadaan pa ako sa mga minsan ko. So, yan. Stuck ako in traffic. Pero nasa San Pablo na naman ako. May dadaanan lang ako sa pinsan ko. Parang medicine or parang oil na ipapahid kay Papa. Kasi hindi nawawala yung hika niya. Tapos mag-rest lang ako. Tapos mag-work. Bukas may meeting ng maaga. Ay, pero iningiti ko na lang siya. Kasi gusto ko namang magpaka-busy. So, actually, home. Nakapaghilamos na rin ako. And nagtatrabaho ako. Medyo pagod. Kasi ilang oras din ako nagbiyahe, pero okay lang, worth it naman lahat, and at least nakita ko ulit yung mga classmates ko back in college, tapos nakapag self-reflect din ako, marami naman nangyari, so yun, I think that's just about it, that's my day on a Saturday, and bukas meron ako ulit ng meeting, and I'm not so sure what's going to happen next, but I'm happy and looking forward. Good night!